Good morning po sa inyo lahat at sa lahat po ng subscribers ng Philippine One. Ako po si Geraldine Monzon. Samahan niyo po akong talakayin ang problema ng isa sa ating mga taga-subaybay at itago na lang po natin siya sa pangalang Jane. Ito po ang nilalaman ng kanyang message. Hello Ate Je, I hope na nasa mabuti kang kalagayan kapag nareceive mo ang message ko. Sana mabigyan mo ako ng advice kung ano ang dapat kong gawin. Naguguluhan na kasi ako at nahihirapan ako sa problema ko. Mahal na mahal ko pa ang asawa ko. Kasal kami, pero hindi na niya ako mahal at sinabi niya mismo ng harapan sa akin. Masakit at hindi ko matanggap. Ayoko mawala ng ama ang mga anak ko. Ano pong gagawin ko? Minsan naisip ko ng gayumahin na lang siya para bumalik yung pagmamahal niya sa akin. Alam mo Jane, marami na akong narinig na problema ang kagaya ng sayo. Kaya naniniwala talaga ako na ang kasal ay hindi kasiguruhan ng pagmamahala ng dalawang tao. Although naniniwala ako sa true love, pero siguro hindi para sa lahat ng tao. Siguro iba't iba lang talaga ang kapalaran ng tao pagdating sa pag-ibig. Kasal ka man o hindi. In your case, ang masasabi ko, siguro huwag mo siyang gayumahin. First of all, okay? Siguro naman kung ikaw yung nasa sitwasyon niya na hindi mo na siya mahal, hindi mo rin gugustuhin na gayumahin ka niya, diba? Dalawa lang naman yung pwede mong pagpilian eh. Una, force him to stay. Magstay siya para sa pamilya nyo, para lang manatili kayong buo. Gawin mo lahat na makakaya mo para hindi kanya iwan. Pero kailangan alam mo din yung consequence. Kailangan na kaya mo tiisin kung ano yung magiging sitwasyon nyo since na pinilit mo siyang magstay. Pangalawa, let him go and live your life. Mabuhay ka kahit wala siya, mabuhay ka para sa mga anak mo, sa mga anak nyo, at mabuhay ka para sa sarili mo. I'm sure, darating yung time na kahit hindi mo hanapin, kahit hindi mo hilingin, may darating at darating na taong magmamahal sa'yo. Nang tunay, katulad ng pagmamahal na kaya mong ibigay. At kung hindi man dumating yung araw na yon, kasi God knows. Only God knows lang, no? Kung hindi man dumating yung araw na yun, siguro, be happy with yourself and with your children. Kasi, once lang naman tayo mabubuhay sa mundo, siguro, live your life to the fullest and enjoy every moment. At dahil dyan, meron akong iiwan na quotes para sa'yo. Ito, naririnig ko lang to sa radio from 96.3 Isirap at gusto ko lang i-share sa'yo. Ito. Love happens. It is not forced. Ayan, hindi lang po ito para kay Jane na problemado sa kanyang buhay pag-ibig, kundi para po sa lahat ng mga taga-subaybay natin, sa lahat ng mga nagmahal, nagmamahal, at magmamahal pa. Ayan, maraming salamat po kay Miss Jane at sa lahat po ng nanood ng video na to. Sana samahan niyo po ako ulit sa susunod na problemang ating tatalakayin at bibigyan ng kasagutan. Kahit ano pang problema yan, pag-usapan natin yan. Dito lang po sa Payong Kaibigan ng Philippine One. Lahat po na nangangailangan ng advice ay welcome po magpadala ng kanilang mensahe. Muli, ako po si Geraldine Monzon at maraming salamat po sa inyo lahat.